andito po ang ating complainant na si Lani Bernaldez, na kung saan inireklamo niya po si Emmy Gremio, ang kanyang kapitbahay po, na pinukpok siya ng kahoy at pinagbabantaan ng kanyang buhay. Nanay, anong edad niyo na po? 46 po. Ma'am, kaya ba kayo may takip sa ulo? Kasi yan yung dahil dun sa pinukpok kayo sa ulo? Po. Tinahi po yung ulo niyo, no ma'am? Andito yung picture po. Oy, may pasaka din sa iyong hita. Opo. Ano po ba yung ginawa sa inyo nitong inyong kapitbahay? Yung oras na yun po, nag-usap-usap kami ng mga kaibigan ko, yung kapitbahay namin. Yung kapitbahay nila po sa harap ng bahay nila. Mm. Tapos hindi namin alam na panay ang parinig, na salita, kung ano-ano. Ako naman, sinagot ko, sabi ko, bakit parat anong sinasabi mo? Tumahimik ka dyan, sabi ko. Tapos nung ano yun, nung huminto na yun po, nung oras na yun, may kahoy na pala nadala. Nakatalikod ako sa pinto. Pok na pala yung ulo ko. Hindi nyo nakita? Basta bigla na lang kayong pinukpok? Hindi po. Nakaano ako sa pinto po. Nakatalikod ako sa pinto. Okay, tapos ano nangyari? Tapos nung tatlong beses niya pinukpok ako sa ulo, nakatayo na ako yun. Hinabang ko siya sa labas. Mm-hmm. Panay pa rin ang pangin. Panay pa rin ang palo. Hanggang hindi na ako nakakaano sa kanya. Mm-hmm. Tapos buti na lang dumating yung tanod na kinuha yung kahoy po. Itong kahoy na to, gano'ng kalaki to, ma'am? Tapos, pwede po ipa, nandito po sa bahay. Oo, sige nga, patingin ako. Ito pong kahoy na to. Ay, okay. Malaki nga siya. Ibang... Ito po nga po yung may... Ah, okay. Meron pang dugo, no? Ito po bang si Emmy, may pinag-awayan na kayo nito bago pa itong pangyayaring to? Meron po. Kasi nagsabi daw sa asawa ko po na nag-loan ako sa card. Pinapautang na card. May hinuhulugan po. Umuwi yung asawa ko. Sabi, nag-loan ka pala, sabi sa akin. Sabi ko naman, wala. Hindi, sabi ko. Sinong nagsabi sa'yo? Sabi ko, yan na nga si Emmy. Tapos yun, sige, ang ano namin mag-asawa, nag-away kami, nung sinakal ako ng asawa ko. Di, nung galit ko sa asawa ko, nagsabi ako na, ala, hindi ka naniwala sa akin. Lumipas ng ilang araw po, akala ko wala na po yun. Kay dumadaan-daan na ako sa kanila, hindi ko maalaw, wala man ako, ano na mga salita, ganito, ganun. Nung tumambay ako sa harap ng bahay nila, dun sa kapitbahay, doon pala siya nag-ano-ano na, nanggigigil sa akin. Nagpaparinig. Nagpaparinig ng mga salita, kung ano-ano. Bakit na kaya ganun? Na ganito daw, sinabi ko daw na mag... Hindi ko po nga alam po eh. Hindi po namin alam kung bakit... Nagtaka yung mga kapitbahay, bakit daw ganun ang ginawa sa akin. Parang traidor daw yung ginawa sa akin. Na pinalo ako bigla na walang nakakita sa kahoy na dala. Ma'am Emmy. Ma'am. Magandang hapon, Ma'am Emmy. Si Attorney Sam Ferrer po ito. Magandang hapon din po. Bakit po umabot sa puntong pinukpok ninyo ng kahoy? Ang simula nun talaga, sinabi ko sa kasawa niya na baka nag-loan. Hindi ko sinabi na sigurado ako nag-loan. Sinabi ko lang baka kasi magkasabay kami noon. Pero hindi ko alam, nag-away na sila noon. Tapos nung gabi na nagluto ako ng ulam, bumunta yung asawa niya dito. Sabi ng asawa niya, halika, ano, malangkay. Yan si Jube, nagsasabi daw na nagsasabi daw kami ng asawa niya. Yung asawa niya mismo, ma'am, ang pumunta dito sa bahay. Yon, tapos kinaumagahan nun, sinabi ko sa kanya, kung umalis ako, sabi ko, huwag ganun, ba't ganun yung salita mo? Pero binaliwala ko lang yun, ma'am, kasi sabi ko, ipapabarangay ko nga siya sa Lunes. Kasi nangyari yon Friday ng gabi, na pumunta yung asawa niya dito sa bahay. Tapos yun, kinaumagahan nun, nagbingo siya doon sa kapitbahay namin, malapit lang dito. Kung ano-ano ang pinagsasabi niya, sabi niya, yan, kasi nag-sasabihan na asawa ko, kasi ibibigay ko na yung asawa daw niya, ibibigay niya sa akin. Tama ba yun? Kung saan siya sumusugal, doon, pinag-dismiss niya ako, ma'am. Okay. Kaya nung time na sobrang galit ko sa kanya, pinarinig ko siya dyan sa kapitbahay namin, sa harap namin, nagsusugal siya, ma'am, kaya hindi siya nakakita sa akin, kasi hawak-hawak niya yung baraha. Kaya nakabuka pa nga siya dyan, no, sa ano, harap ng bahay namin. Sinabi ko siya, na ma'am, ano, tumigil siya ng bunganga niya. Kaya yun, sobrang galit ko sa kanya, pinukpok ko talaga siya, ma'am. Inaamin ko yung pinukpok ko talaga siya, ma'am. Mm-hmm. Eh, ma'am, paano po ito? Pinapaalala po namin palagi dito sa programa ni Idol, no? Kahit pa anong galit natin sa isang tao, kapag ikaw ang nakapanakit, ikaw ang talo. Oo nga, ma'am. Yung nangasalanan ko, ma'am. Kasi opo.
ano, dumilim na talaga yung paningin ko sa kanya, ma'am. Kasi opo, kung saan-saan niya ako pinag-chismis, ma'am. Sige, teka lang, mama. Ma'am Jovi. Ma'am, ano po ang gusto ninyong mangyari? Gusto ko po makulong talaga siya po para mabigyan siya ng leksyon po. Mm-hmm. Ma'am, yung mga ginastos niyo sa ospital, may binigay po ba si Ma'am Emmy? Hindi, ayaw niya po. Hindi daw siya magbibigay po. Magkano yung mga nagastos niyo? Buti na lang niyo daw po kung mamatay daw po ako para makulong daw siya. Oh no! Sinabi niya yon. May mga testigo po kayo doon? Doon po, marami po. Saan niya sinabi yon? Dito po sa ano po, dito sa mga kapitbahay po. Buti nga daw, kahoy lang yung pinukpok sa akin, hindi daw yung itak. Yun ang sabi niya po sa akin. Sinungaling yan, ma'am. Sinungaling yan. Hindi ako magsabi niyan. Sinungaling yan. Kasi hindi nga niya inaamin na sumusugal siya. Tapos ma'am, hindi yan kasali yan si ano, si Lani. Huwag siya, dapat hindi siya sumausaw kasi hindi yan kasali. Wala siya dito nung nag-away kami. Ma'am, kaya lang po, kayo po yung nakapanakit. May tinahi yung ulo nitong si Ma'am Jovi. Opo, ma'am, kasi yung sinabi niya sa akin na 20,000, wala man talaga kung ma'am ibabayad niya kasi ang laki laman ang hiningi niya. Paano kung ang babayaran mo lang ay yung talagang binayaran sa ospital? Okay ka ba doon? Oo, magbabayad ako niyan, ma'am, pero magbabayad din siya ng damages sa akin na yung tinahiya niya ako or mag-public apology na lang siya dito sa buong barangay namin. Na wala kami, relasyon ng asawa niya. Jovi, nung pinupukpok ka niya, kailan siya tumigil? Nung may dumating lang na kagawad? Sige pa rin po ang pukpok sa akin po. Nung lumabas ako, 3 beses pinukpok ako sa ulo, nakatalikod po ako. Nung nakatayo na ako na lumabas ako sa ano bakuran, parang hinabol ko. Pero panay pa rin po ang palo-palo sa paa ko, sa balikat ko, lahat ng katawan ko po. Buti na lang po may dumating na isang tanod po. Yun, okay. Kinuha yung pamalo. Tapos pumasok siya sa loob ng bahay nila, tumagbo. Pero sinaktan ka ng asawa mo dahil dun sa sinabi ni Emmy na nag-loan ka, tama? Opo. Pinag-awayan niyo yun. Opo. Nilinaw ba ni Emmy sa iyong asawa na hindi totoo yung sinabi niya? Hindi po, wala siyang ano po, tumawa lang po. Mga ilang araw po kayong ginamot o ilang araw kayong nasa ospital? Ano po, nag-ano din kay wala din kami pong pera. Gusto sana ng doktor, anuhin ako, sabi ko wala man akong ano nga sa ulo. Sabi ko parang hindi ko man naramdaman yung sakit ng ulo ko, yung mga dugo na lumabas sa ulo ko. Yung kamay ko lang ang inano ko, yung ito po, parang naputol nga po. Ay, naku. Ito lang po, lumaki. Mga ilang araw ka nang nasa bahay at hindi maganda yung pakiramdam? Tatlong araw. Ma'am Emmy? Ma'am. Narinig niyo naman yung pag-uusap namin ni Miss Jovi? Opo, ma'am. Sinungaling yan. Hindi yan totoo man sinabi niya. Sige, ma'am. Ano po ang totoo? Ano kasi, hindi siya nagsabi na ano na yung asawa niya, hindi sinabi sa akin na yun ang sinabi ko daw sa asawa niya nga nag-loan siya. Yung sinabi ng asawa niya sa akin, sabi niya halika dito manang kasi nagsalita si Jovi na daw kami. Yun ang ano, yun ang pinunta dito ng asawa niya. May testigo ba kayo dyan, ma'am? Po, may testigo po ako, ma'am. Yung papay ko po at saka yung bayaw ko kasi pumunta yan dito yung asawa niya. Kaya nga daw, sinakal yan. Sinakal ng asawa niya, si Jobe, kasi yun nga ang sinabi na nagsisik daw kami. Sa sobrang galit ng asawa niya, sinakal po siya. Tapos pagkatapos sakalin siya, pumunta yung asawa niya dito sa amin. Yun ang sinasabi dito. Ganito na lang, ma'am. Alam mo, kahit naman yung mga sinasabi mo, hindi yan depensa dun sa ginawa mong pananakit. Okay? Opo, ma'am. Kahit na sabihin mo yan, wala pa rin magagawa para sabihin wala kang kasalanan for physical injuries. Opo, ma'am. Opo. Okay, ma'am. Pangalawa, sabi kasi ni Ma'am Jovi ay meron po kayong mga sinabi na pasalamat ka, kahoy lang ang pinalo sa'yo at hindi ita. Ma'am, hindi ang magsalita niyan. Siya pa nga yung sabi dito na, sabi niya dito sa kapitbahay namin na pag umuwi daw yung anak niya, maghanda daw ako kasi ipapapatay niya ako, ma'am. Yan ang totoo, ma'am. Okay. Sige, basta kapag yung sa sinabi mong yon, dahil nga sabi ni Ma'am Jovi ay meron siyang testigo, pwede kasing maging grave threats din yon. Dahil sinabi mo nga na papatayin mo siya kung mayroon mang ganun, ma'am. Ngayon, ang gusto ko lang malaman sa'yo, Ma'am Emmy, ay gusto mo ba ang humingi ng tawad kay Ma'am Jovi para sana hindi na lang magtuloy itong kasong to? Opo, ma'am, humingi ako ng tawad sa kanya. Humingi din siya ng tawad sa akin, yung pinahiya niya ako.
Ma'am, hindi kasi ganun yun eh. Sinasabi palagi dito sa programa ni Idol, talo ka kapag ikaw ang nakapag-inflict ng harm. Ibig sabihin, pag ikaw yung nakapanakit, katulad niya, nagkaroon ng injury yung kaaway mo. Opo, ma'am. Oo, talo ka talaga dun. Kasi siya ang nasaktan eh. Natahi yung ulo niya dahil sa mga ginawa mo, may mga pasa siya. Hindi mo pwedeng i-demand sa kanya ngayon na mag-apologize siya sa'yo. Lalo na kung wala tayong ebidensya ngayon na hawak, na totoo yung mga sinasabi mo. At kahit na, ang focus kasi natin ngayon, ma'am, may physical injuries na kaso. Opo, ma'am. Ma'am, kung pwede lang, kausapin mo ngayon si Ma'am Jovi para magbago pa yung isip niya. Paano pag ginawa sa anak mo yan? Kahit sabihin natin totoo, mayroong binuli yung anak mo, pinagpupukpok siya sa ulo hanggang pumutok yung ulo, okay lang? Hindi. O hindi. So, okay ba yung ginawa mo kay Jovi? May kasalanan din ako, ma'am, kasi ngayon nga pinukbok ko siya. Inamin ko naman po yan, ma'am. Kaya nga po, Ma'am Emmy, tinutulungan po kita bago ko tulungan si Ma'am Jovi. Kasi kapag si Ma'am Jovi na yung tinulungan ko, kaso na yun. Baka naman po pwede kayong humingi ng tawad kay Ma'am Jovi para ma'am wala ng kasuhan. Pag nandito po si Idol, mukhang yan naman ang gagawin niya. Pag-aayusin niya kayo, ma'am. Magkapit-bahay kayo eh. Pwede po ba yun, ma'am? Opo, ma'am. O di kausapin niyo po ngayon si Ma'am Jovi. Jovi, humingi ako ng tawad sa'yo. Pero sana hindi mo na ulitin na pag-chismisan mo kami ng asawa mo. Kasi kadugo pa yan ni Papay. Kaya humingi ako ng tawad sa'yo para maging okay na tayo. Kasi ayaw ko talaga ng ganito. Kung ikaw hindi ka nag-umpisa ng ganun, dapat wala to. Hindi to nangyari. Pero ma'am, hindi ko gusto yung pagingi mo ng tawad di. Baka pasensya ko yung maubos. Ako ma'am, ang tatanungin ninyo ma'am, ayaw ko po ma'am. Dahil kapag kahit po humingi siya ng tawad sa akin, gagawin na gagawin niya rin sa akin yun po ma'am. Kaya gusto ko humingi, tulong talaga sir. Rapi po. Okay, sige. O Ma'am Emmy, narinig mo yun? Opo ma'am. Handa ka na ba? Handa po ako ma'am. Kasi yung ginawa mo sa kanya kung physical injuries to, merong pagkakakulong yan ma'am. Depende dun sa tindi nung mga injuries na kanyang tinamo. Handa ka dun sa mangyayari sa'yo? Opo ma'am, kung ayaw niya. Kausapin na natin ngayon si Police Lieutenant Romel Modrigo. Yes ma'am. Magandang hapon, Chief. Oh, yes ma'am. Na ano na po yan sa barangay, nagkaroon na sila ng confrontation. Opo. Bali, ang susunod na pagkikita nila sa January 4, 2022. Opo, Chief. Ilalapit po namin sila sa inyo. Oo. Opo. Para pag hindi pa rin talaga sila nagkaayos, ngayon po kasi mukhang hindi talaga sila nagkakaayos, i-assist nyo na lang po itong ating complainant. Yes, ma'am. Yun din ang ginawa namin, ma'am. Mm. Bale, 45 days di ba yun pag barangay justice system bago ano dito. Kaya lang makumpleto yan. Kung hindi sila maayos sa within 45 days, ano, hihingi sila ng ano? Ng certificate to file action. Yes po, ma'am. Oo. Kaya lang makumpleto yun. Ayun. Opo naman, Chief, susunod po sila doon sa proseso yun. At yes po. Ang amin po ay asahan po namin ang inyong pag-assist dito sa kasong ito kapag inakyat na po. Sige po mga, maasa po kayo. Ayun, maraming salamat Police Lieutenant Romel Modrigo, ang Chief of Police ng Biri Northern Samar. Mabuhay po kayo sir, maraming salamat po. Salamat din po ma'am. Miss Jovi. Yes? Narinig niyo po yun, yung usapan namin ni Chief o Police. Opo. Meron pa kayong natitirang barangay hearing, tama? Opo. Ang aking masasuggest ay puntahan niyo po yun. Kung di talaga maayos, hingin na tayo ng certificate to file action para po makapag-file na tayo ng kaso at tutulungan po namin kayo doon. Okay po? Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Oo. At magpagaling kayo, ma'am, ha? Opo. Salamat po, ma'am. Maraming po. Salamat po, ma'am. Ano po ang inyong mensahe sa ating idol, Raffy Tulfo? Salamat po sa lahat ng tinulong niya sa mga taong naaapi po. Mm-mm. Yun lang po ang aking sabi po. Opo. Kami naman po ay handang tumulong sa inyong mga naaapi. Oh. Sinubukan ko naman pong ayusin kay Ma'am Emmy. Ma'am Emmy? Ma'am. Ma'am, okay na po ba tayo dito? Okay po. Binigyan ko po kayo ng pagkakataon na tinulungan ko po kayo kanina. Pero sabi nyo, talagang
parang ayaw niyong humingi ng tawad at iniisip niyo po talaga na talagang kayong tama. So, magkita na lang po sa barangay at kung talagang di kayo magkaayos doon, kukuha na po kami ng certificate to file action para makapag-file po ng kaso sa inyo, ma'am. Okay, ma'am? Ma'am, may magagawa naman po na parang hindi na dumating sa ganun. Oo. Oh. Kaya nga, ma'am, minibiya kita ng pagkakataon. Isang pagkakataon na lang, ha? Kasi sabi ko sa iyo, ngayon mo lang ako makakausap. Opo, ma'am. Sa susunod, ang kausap ko na lang si Ma'am Jovi. Ngayon, Ma'am Emmy, kausapin mo pa one more time si Ma'am Jovi. Jovi, humingi pa ako ng tawad kasi ayoko na naman tong sa ganun. Kasi magkapitbahay lang naman tayo. Pwede pa usapan lang natin to. Kasi, parang mahirap na idadaan pa natin to sa ganun. Magkapitbahay lang naman tayo. Sana mapatawad mo po ako. Yun lang po, ma. Ma'am Jovi, tinatanggap niyo po ba yun? Parang hindi. Ayaw ko po, ma'am. Buo na sa kaloob ko po, ma'am. Naiintindihan ko. Ayaw ko po, ma'am, kaya sa kanya. Talaga, ko po. Lalo na ngayon na nandito pa sa ko po yung mga sakit. Okay, so sige, tutuloy tayo sa kaso, ma'am. Opo, ma'am. Patulong na lang po ako kay Rafi po. Okay. Hindi ko po, ma'am, matanggap yung ginawa niya sa akin na pinukpok parang hayop sa ulo na nakatalikod. Walang kalaman nga, ma'am. Kung tinawag na po, nasabihin niya na mag-ano kami sa labas na walang armas, di inarap ko pa po. Eh, yung talikod po ako. Hindi na lang po ako mag-ano po. Talaga, itutuloy ko po ang ano po na may tumulong lang sa akin. At yun nga, ma'am, no, mabuti at pinaalala mo yung pagpalo sa'yo ng nakatalikod. Po, pwede nating tignan kung pwede nating itaas yung kaso niya. Opo, ma'am. Pag umiiyak na lang ako mag-isa sa loob ng bahay. Nagsosolo ako. Buti nga hindi umuwi itong asawa ng anak ko po sa kanila. Ma'am, nung pinukpok niya po kayo ng kahoy, bumagsak kayo, tama? Hindi naman po ako bumagsak kasi yung... Wala akong naramdaman nga po. So parang manhit po yung ulo ko. Okay. Sinasabi nga naman po na ipatingin yan sa na doktor, baka mamaya yung utak mo na sabi nila sa akin po. Kasi kahit ngayon hindi pa po ako na sa ulo ko, wala akong nararamdaman na sakit. Yung kamay ko ang nangyayari po kasi talaga masyado masakit po. Oh, kasi kapag nagkataon, dahil dun sa sinasabi nyo na nakatalikod kayo noon, merong tinatawag kasing treachery, no? Buti sa tinawag niya ako na sabihin niya na, oy, lumabas dyan, sabihin niya sana sa akin. Hindi po eh, at talagang traitor po yung ginawa niya sa akin. At saka yung pagsabi niya sa inyo na gusto kanyang patayin, titignan natin kung pwede maging attempted murder ito pag nagkataon. Pasalamat nga po talaga ako na hindi daw itak yung bala niya. Nakasabi pa sa kapitbahay namin po na magluluto daw siya, magpiprito yata yun po kung mantika na lang daw binuho sa akin. Yun ang sabi niya. Ma'am Emmy? Ma'am. Ma'am, from physical injuries, titignan natin kung tataas pa yung kaso. Pwede kasing attempted murder yun, which is mas mataas yung pagkakakulong nun pag nagkataon, mas matagal. Ma'am, bakit ba galit na galit ka kasi kay Ma'am Jovi? Yun nga po, ma'am, kung saan niya ako pinagsasabi. Kung saan siya nagbibingo, nagsusugal, doon niya pinagsasabi na wala naman siya katotohanan. Doon lang po talaga ako, ma'am, dumilim talaga yung paningin ko sa kanya, ma'am. Yun ang problema. At ikaw ang talo doon. Kapag nagpadaig ka doon sa emosyon mo at nakapanakit ka ng ibang tao, kailangan mong panagutan yung ginawa mo doon sa taong yun. Kasi hindi naman pwedeng sabihin talaga na nagdilim lang ang iyong paningin. Opo, ma'am. Sana maging lesson din to sa mga nakikinig at nanonood na yun nga eh, kahit na gano'ng kakagalit dun sa tao, once na ikaw yung nakapanakit at nakapag-inflict ng harm at nagkaroon ng injury, yung kaaway mo, ayan ang mangyayari. Ayaw po magpatawad ni Ma'am Jovi, Ma'am Emmy, so ayun po. Alam niyo po, Ma'am Emmy, kung bakit sinusubukan ko kayong tulungan kasi ang tagal ng pagkakakulong pag nagkataon. Tuloy na natin to, Ma'am Jovi. Opo, ma'am. Huwag niyo pong ibababangin yung linya at kakausapin po kayo ng staff, okay po? Opo. Alright, sige po. Maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong tiwala, sa ating idol Rafi Tulfo at sa kanyang programa.